Ayan, yung paid natin, loaner. Hindi natin malaman kung sino ang gusto niyang peresan. Pero mukhang ano pa, hindi pa siya interesado. Ayan, kain-kain. Kawawa yung isa kanina, yung sinabunutan ng tuka, ayo. Nakaangat yung buhok. So, marami na sila dito. Eh, itong mga pairing box na to, sa tiglima yan eh, lima dito, saka ano, dulo. So, hindi natin alam kung lahat ba sila ay makakapasok sa mga pairing box or yung iba nakasabit dito, nakasabit dyan, nakadapo search, nakadapo dyan, or nakasabit, nakalambitin dyan. So, hindi pa natin alam kung ano magiging itsura nila sa paggabi. So, ito, tingnan mo. Tingnan nyo to, ah. Yung GP natin na masungit noong una. Ayan. Naiinteresado siya sa isang ito yung huli natin nilabas eh. Oh, ang ganda, black chick oh. Oh, ito na naman si Violet na mananunuka. Kung kakto, di. So, kung kakto, kaya interesado itong isang GP natin. Baka nga kakto, or mali lang ano talaga yung pagkapako sa pelvic, no? So, dito pa, meron pang isa eh, nakatago eh. Ay, yung personal talaga natin to. So, yun, ayun muna dito sa flight cage natin. So, yung iba muna, sinamaha. Tingnan natin. Kasi si Ma, nakita ko, malaki rin siya eh. Ma, ay, naligo. Malaki na pwede Ma. Successful ang mating nila. Lipad. So, ayan. Successful ulit sila. Uy, nakakagulat ka naman. Walang gulatan. Ay, may kuto. Kuto yun? Kuto yan? Ay, di. Kala ko kuto. Ano, Ma? Pakita mo yung chan mo. Ay, yung point mo. Yun, di ba? Medyo nakaumbok. Ayun. Ah, sure na yan. Mag-iitlog na yan si Ma, ha? Sa next week or kaya 7 to 10 days. 7 to 10 days ang pag-iitlog ng mga African lovebirds. Kapag nakita nyo, malaki na yung chan ng lovebirds nyo. Tulad ni Maha. Malaki na yung chan niya. Siguro dito sa video, hindi masyadong halata. Pero dito sa personal, sa tinitignan ko, halatang halata yung pagkalaki ng chan niya. So, hintay tayo next week or sa Friday or sa Sabado ulit na mag-iitlog na to si Maha. So, ayun ang aabangan natin kay Maha. Tapos yun dito sa ibaba. So, bagong pairing to. Kung maaalala nyo, ito ay si Miss Dipa. So, siya yung Miss Dipa na nandito sa flight cage noong una. Tapos, nakaharap siya ng pares na ayun. Ayun. Ito si Boy. Si Boy hindi dumidipa. Ay, hindi pumapatong. Ayan yung mahihiyain. Yung napanood nyo yung video na ano, na nagme-mate sila doon sa cage. Tapos nabitin si Boy Bitin. Ayan si Boy Bitin. So ito si Miss Dipa. Ayan. Binalik ko kasi ulit sila dito sa flight cage kasi nagkaroon sila ng problema na isang linggo na silang hindi pumapasok sa nest box. So nagkaroon sila ng problema na hindi na nagmate, hindi na nakitaan ng mate, or hindi na pumapasok sa nest box. Kaya binalik ko sila dyan. Tapos after 2 days, 3 days, eto naman si ano, si wild type natin, pinopormahan niya to. Eto, yung itong wild type natin, kapares niya dati yon, si Boy Bitin. So kapares niya yun dati. Pare silang kak, na tinalo niya yung girlfriend niya. So yung girlfriend niyang ito, tinalo nito. So alam niyo na, may mga kaibigan talaga kayo na ano, tinatalo yung mga jowa. So silang dalawa naman, nung nakaraang video ulit, ito dumidipa na siya dito sa kanya. Tapos ito naman, pinapakain niya naman ito. So mukhang mas
mas maganda yung pairing nila kaysa doon kay Boy Bitin. So ito, mukhang mas sila yung perfect pairing para sa perso natin. So, masaabangan pa natin to. Masaabangan pa natin sila. Noong una pala, nilagay ko sila sa cage. Sa ibang cage. Doon sa kapilang cage. Nagdidi pa siya. Tapos siya walang pake. Tapos, nung nilipat ko naman sila dito sa cage na to. Kasi yung may-ari nitong cage na to ay yung nabenta na natin. So, nung nilagay ko sila dito, yung si wild type naman ay nag-a-attempt na pumatong doon sa cobalt natin. Kay Miss Dipa, nag-a-attempt siya na pumatong. Pero si Miss Dipa naman ayaw nang dumipa. So, eto na lang abangan natin kasi pinapakain niya eh. Pinapakain niya to. Kaya, stay na lang natin sila. Mas perfect sila. Tapos, kung curious kayo kung ano magiging anak nila, 'di ba wild type siya, green. Wild type green personata, tapos so wild type green personata, tapos cobalt personata. Ang magiging anak nila may chance na makagawa ng cobalt, ay cobalt. May chance na makagawa ng olive. Okay, guess niyo ba? May chance tong pare sa to na makagawa ng olive perso. Tulad nito, ayun, ay, nawala. Ayun, oh. Ito. Nakikita nyo ba yung dark na doon? Ayun, magiging ganun siya. Olive kasi yun. Ayun ang result nito. Mas marami siyang olive kaysa sa mga green talaga. So, maganda yung pairing nito. Mas gusto ko yung olive kasi ang ganda niyang tignan kasi masyado siyang dark. So, nakadepende kasi yan kung ano yung matitipuhan mong kulay sa mga ibon. So, ganun lang yun. Yung iba, siguro hindi ko pa alam kung ano yung combination para maging kulay ng anak nila. So, mukhang ngayon lang muna ngayong video. Salamat sa mga nanood. Tapos, salamat sa mga sumusuporta. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. Tapos, kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin nyo lang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Tapos, ito, maganda na yung ano nito eh. Yung loob eh. Tignan nyo na nasisimulan na nila kutkutin. So, maganda na yung loob nito. So, ayun. Itong cage na to, para sa ano na natin to, sa opaline. So, mag-aabang na tayo ng opaline. Maghahanap na tayo ng opaline. So, itong buong cage na to, pang opaline na yan. Pati yung kabilang cage, pang opaline na yon. Kaya, abang-abang, hanap-hanap pa ako ng ano, ng pwede nating bilhin na opaline. So, ayun. So, bago pala natin tapusin yung video, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong seeds. Wait lang. So, ito yung mga ginagamit kong seeds. Meron tayong successor dito. Ayan. Successor, 38 pesos lang nabili ko yung nakaraan. Nung nakaraang mga ilang buwan na ata yun. Ang nabili ko ay 45 pesos na ganito. So, 1 kilo siya. 1 kilo, 38 pesos lang to sa napagbilan ko. Tapos, meron tayo dito African mix seed. So, meron itong white millet, red millet, black millet, pati mga strip sunflower. Strip sunflower. Tapos, ito naman ay oat growth. Oat growth to, mahalaga to sa mga alaga natin dahil mas maraming benefits to. Tapos, itong nasa pinakailalim ay ang canary seed. So, ang canary seed ay pwede natin itong ihalo sa mga bird seed para mas maganda, mas marami silang makukuwang seeds, marami silang makukuwang benefits pa. So, ayun. Tigta 3 kilo to. 3 kilong oat growth, 3 kilong canary seed, 3 kilong African mix seed. Tapos, 1 kilong successor pellets. So, ayun ang aking lagi kong binibili. Ayun lang. Tapos, ayun kasi, paubos na mga to eh. Ayun o. Mga paubos na. So, ayun na nga. So, ito na ang dulo ng ating video. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.